bagay lang din talaga na hindi magwe-work para sa atin. Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Ayana J. And for today's video, ay gagawa tayo ng panibagong product review. And as usual, honest review to at walang halong kaplastikan. Without further ado, simulan na natin ang video na ito in 3, 2, 1. First of all, sa pagkakatanda ko, parang nabanggit ko na ang product na ito sa last vlog ko, which is my vlog number 2. And this product ay talagang inobserbahan ko siya, kaya lang hindi ko natupad yung sinabi ko last time na gagawa ako ng updates every after 2 days or mag-film ako para may makita kayong kaibahan. Kasi nga, wala akong masyadong nakitang improvement or parang kakaiba sa mukha ko while using this product. So, alam niyo na, di ba, konektado itong product na ito sa vlog number 2 ko. But, this time, itong product na to ay same brand lang din nung product na pinakita ko nung last vlog ko, which is the Skin Magical. So, this is the Skin Magical, pero parang upgraded version siya. So, this time, si Skin Magical gumawa siya ng upgraded version ng set number 1 nila. But, ito siya ang ay tinatawag na Skin Magical Set 1.0, Gandang Palaban. Sa pagkakatanda ko, yung Gandang Palaban ay parang nakuha nila doon sa Kaden ng Ginto. Kung hindi ako nagkakamali, feeling ko doon nila nakuha, kaya naging Gandang Palaban yung kanilang rejuvenating set. And so, ito si Set 1.0, nagamit ko to siya ng hindi umaabot ng isang buwan for some reasons. And malalaman niyo yan habang pinapanood niyo itong vlog na ito. Pasensya na po kung medyo maingay yung background natin and kung medyo madungis yung magmumukha ko tingnan dahil nga sobrang pawisan ako ngayon sa super init na panahon natin. And nag-electric fan ako ngayon pero hindi ko lang siya parang tinodo yung pagkabanda niya sa akin kasi nga mas mahahagip ng microphone ng camera yung hangin and baka hindi niyo mahalata yung kung ano yung pinagsasabi ko. Back to the topic tayo ngayon. Eto na nga si Skin Magical Set 1.0, which is 'di ba yung set 1 na pinakita ko last time is tatlong cream yung nandoon and then toner and Kojic soap, but this time si Set 1.0, dalawa na lang yung cream na kailangan mong ilagay. And malalaman nyo yan ngayon. So, sa box pa lang, nakikita nyo talaga na parang nag-upgrade siya. Or I don't know if this is called upgrade or baka naman downgrade. Kasi nga, lumiit masyado yung box niya. Kita nyo naman. And yung sa Set 1 talaga ng Skin Magical is mataba yung box and malaki, diba? So, parang, diba? Sobrang liit niya. So, tingnan natin yung laman ni Set 1.0. So, of course, hindi mawawala yung toner, sunscreen ng Skin Magical. So, this time, dahil dalawa na lang yung cream ng Set 1.0, ay pinaghalo or pinag-isa na nila ang sunscreen at collagen cream nila. So, kita niyo naman, di ba? Sunscreen with collagen or age-defying collagen cream 1.0. So, pinag-isa na nila. And hindi mawawala ang ating rejuvenating cream. At of course, ang ating Kojic soap, 'di ba? Oh, 'di ba? Ang ganda ng packaging nila. Matte yung kanilang packaging sa product na ito. And kitang-kita niyo naman na sobrang liit ng sabon. Ang cute lang, 'di ba? Actually, dalawang box yung binili ko, or dalawang set na ganito yung binili ko. And parang nasayang lang nga siya dahil hindi ko natapos yung isang box. Hindi ko natapos yung isang set ng ganito
dahil sa isang rason, kaya hininto ko siya. So, ganun pa rin naman yung pagkakagamit ng rejuvenating set na to. Same routine. But of course, number one rule ay everyday time, sabon, toner, at sunscreen. While on the night time, sabon, toner, at rejuvenating cream. So, wala na kayong ibang choice kasi dalawa lang yung cream na to. Unlike sa set one last, sa last vlog ko na tatlo. So, pagka every day time, dalawang cream. Every night time, dalawang cream yung i-apply. But this time, wala na kayong choice kasi dalawa lang sila. Hindi ko lang alam, pero parang malaki-laki tingnan yung toner. But same lang naman sila, 60 ml. Yung sabon talagang lumiit siya. Kita niyo naman. Ayan. Unlike sa sabon ng set 1 ng sobrang mataba na malaki, ganun. So, ito yung packaging niya. Ang kinaganda lang kasi dark green yung kulay ng box nila and of course yung packaging ng cream na ay ng rejuvenating set nila. And as usual, may mga descriptions, mga instructions on how to use this one, my safety tips, sunburn alert, warning, and notes. So, kinakailangan nabasahin nyo rin yun para mas maging aware kayo kung ano yung posible nyo gawin para sa paggamit nito. Simulan ko nang sabihin yung rason kung bakit ko tinigil yung paggamit ng set 1.0 ng Skin Magical. Unang-una, nung hininto ko yung paggamit ng set 1 ng Skin Magical, ay parang wala pa naman akong progress na napapansin. Kasi syempre, 1 to 2 days, parang wala lang. Kasi parang mild lang siya. And hindi ko alam kung anong nangyari sa ibang YouTuber na nakita ko na parang nag-breakout daw sila or nag-peeling saglit, ganon. Pero parang hindi siya nangyari sa pagmumukha ko. Siguro kasi nasanay na yung skin ko dun sa formula nung set 1 ng Skin Magical talaga. So ayun, si set 1.0 ay talagang hindi siya umepekto sa akin. Parang maintenance set lang siya and wala talaga akong feeling na na-experience while using this rejuvenating set. Kaya sabi ko sa inyo, wala akong film or updates every after 2 days kasi pare-pareho lang yung effect or yung pare-pareho lang yung progress na nakikita ko sa mukha ko. So, naisipan ko na mag-update na lang paminsan-minsan hanggang sa tinigil ko na nga yung paggamit ng set 1.0 ng Skin Magical. Dahil, may isang gabi kasi na parang nangangati yung mukha ko. Like dito. I don't know kung ano yung reason niya. Bakit siya nangangati? Ba't parang namumula? Para siyang bungang pawis pero sa mukha siya. Kaya tinigil ko siya and bumalik ako sa paggamit ng rejuvenating set 1 talaga ng Skin Magical. So tinigil ko si set 1.0 at bumalik ako kay 1. And luckily nawala naman siya and hindi ko na siya pinoproblema ngayon. Okay, so nabili ko ang product na ito sa halagang 120 pesos. So mas mura siya kumpara sa set 1 which is worth 250 pesos. Pero hindi na rin masama, diba? Kasi kita niyo naman kung gano'n din siya kaliit. So, gano'n din kaliit yung presyo niya. Okay, so, makikita niyo ngayon yung konting updates lang naman siya na ginawa ko while I am still using this set 1.0. And i-insert ko na lang siya dito. So, panoorin niyo na lang kung may pagbabago ba. Kayo na ang bahalang humusga kung nag-improve ba or hindi, pero para sa akin wala akong changes or walang feeling or kung ano pa man ang nangyari sa pagmumukha ko dahil para lang talaga siyang maintenance set and hindi siya matapang para sa akin. Hi guys, so welcome back again to my update. So today is supposed to be my second day of using the new rejuvenating set of the Skin Magical, which is the Skin Magical Set 1.0. And hindi ko pa siya na-introduce talaga sa inyo, pero gagawa ako ng introduction for that rejuvenating set. And nasimulan ko siya nung last night, actually.
kasi naubos na yung toner ko pagka kinaumagahan. So last night, ginamit ko na yung toner and yung rejuvenating cream niya. And to be honest, hindi ako naglagay ng toner sa whole face, including the rejuvenating cream. Kasi natatakot ako na baka mas mag-breakout yung pimples ko. So, what I did is, teka lang, nilagay ko siya sa ano ko, from pawis, ang init kasi. So, nilagay ko siya dito sa mga affected areas lang ng skin ko, kung saan yung mga pimples ko lang talaga yung ginamot ko. And nag-o-observe pa ako right now, kasi pang second day ko pa lang naman talaga ngayong araw na to. So, nag-o-observe pa ako kung ano yung magiging progress niya and magiging effect niya sa skin ko. And if ever na mapapansin ko na lumala yung condition ng pimples ko on my face, I might stop using this rejuvenating set. So, hindi ako magpapaka-plastic at sasabihin napakaganda na rejuvenating set na to kung nakakasama naman talaga siya sa balat ko. Pero if ever na magustuhan ko, malay mo, mas damihan ko yung pagbili ng set na to at ito na yung gamitin kong maintenance for my face. Pero as of now, wala pa naman akong nakikitang kung anek-anek sa mukha ko. Ang ino-observe ko lang talaga kung gagaling pa ba or mas mapapagaling pa ba ng set 1.0 ng Skin Magical yung pimples ko. So, yun lang muna yung update natin. I-update ko kayo after 2 days maybe. And of course, ipapakita ko na sa inyo yung set 1.0 natin. So, see you guys on my next update. Bye! Hi guys! So, update ko lang po kayo ulit. So, I already stopped using the Skin Magical Rejuvenating Set 1.0 dahil parang wala naman siyang effect na nangyayari sa mukha ko. Wala akong napapansing pagbabago. Hindi ko alam kung bakit hindi siya umeepekto or tumatalab sa mukha ko. And aside from that, walang kahit ni isang progress na makikita. As in, parang hindi ko alam kasi bakit kahapon ata or nung isang araw may para siyang bungang pawis na tumubo sa mukha ko kasi sobrang makati siya. Makati and parang magaspang na hindi ko alam na parang ewan talaga. Parang wala akong idea bakit nagkaganon. So, hininto ko siya kasi baka yun yung dahilan. So, kagabi, bumalik na ako sa original na rejuvenating set number 1 ng Skin Magical. So, ipagpapatuloy ko na yung journey ko ng set 1 talaga. Hindi siya set 1.0, kundi yung set 1. So, gagawa na lang ako ng review about the set 1.0 ng Skin Magical. But, wala ako masyadong may papakitang progress man lang or updates sa aking pamumukha dahil nga wala siyang epekto kahit ni isa. Dahil hindi man lang ako nag-peeling, walang breakout. Talagang hindi niya lang talaga napaganda yung balat ko sa mukha. Balik tayo sa pinag-usapan natin kanina tungkol dun sa mga napanood kong YouTubers na nag-breakout daw sila and hindi ko alam kung may napanood ba ako na nag-peeling yata sila. I don't know kung ano, pero siguro kasi nagva-vary ang effects ng rejuvenating sets sa skin types mo. Kasi may iba na sobrang dry ng skin type and kapag gumagamit sila ng napaka-mild na rejuvenating set ay talagang e-effect at e-effect pa rin sa kanila. While may iba naman na normal to oily skin ang skin type nila, so parang combination skin type, so parang kailangan nila ng medyo matapang-tapang konting rejuvenating set. While there are cases na sobrang oily ng skin nila and kailangan talaga nila yung napakatapang na rejuvenating set, which is halimbawa sa Skin Magical yung pinakamatapang nila is set number 3. So yung mga super oily na skin dyan, parang kailangan yung gumamit ng set number 3 ng Skin Magical, but with proper care on your face also, di ba? Kasi mamaya gumagamit kayo ng set number 3 tapos nagbibilad kayo, hindi kayo nagsasunscreen. So ang labas yan, masusunog yung pagmumukha nyo. So dapat nakasunscreen kayo pag lumalabas kasi super tapang ng set number 3. Hindi ko sinasabing huwag kayong gumamit ng set na ito ng Skin Magical kasi hindi naman pare-pareho yung effect na mangyayari sa pagmumukha natin dahil iba-iba nga yung skin types natin.
posibleng kapag gumamit kayo nito, ma-achieve niyo yung glass skin, magpipiling kayo, or kung hindi man kayo magpipiling pero gaganda yung pagmumukha niyo. So, may mga possible na effect na mga ganon. Pero may mga bagay lang din talaga na hindi magwo-work para sa atin, like me, di ba? While using this one, hindi talaga siya nag-workout. And siguro hindi lang talaga siya para sa akin. And of course, siguro magsistick na lang ako sa kung ano yung meron ako, which is the set number 1 ng Skin Magical. Ayan, so ipagpapatuloy ko na yung set 1, yung paggamit ko noon. Actually, siningit ko lang talaga to siya kasi gusto kong magkaroon ng, or gumawa ng product review ng product na to kasi curious ako kung bakit gumawa sila Skin Magical ng 1.0 na version. Eh, maganda na din naman na yung set 1 talaga nila. So, ayun. So, since nasubukan ko na to, and nakita or nasabi ko na sa inyo kung ano yung effect niya sa akin, and nasabi ko na yung opinion ko. Opinion ko lang yan siya, guys. So, nasa sa inyo pa rin yun kung bibili kayo nito or ibang set yung bibili nyo. Pero para sa akin, you can still try this one kasi you'll never know unless you try, right? Bago ko makalimutan, guys, may nag-comment kasi sa last vlog ko, which is my Skin Magical set 1 journey. My vlog number 2. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na and tingnan nyo na lang kung may nagbago ba sa balat ko. Hindi sa pagmumukha kasi hindi naman nababago ng rejuvenating set ang pagmumukha natin. Yung balat lang or yung mga problema natin sa balat. Ayan, so this is from Sheila Aquino. Namamalat po ba talaga? Sheila, hi! Thank you so much for watching my vlog number 2 and thank you kasi hindi ko kasi in-expect na may magko-comment or may ibang nanonood pa kasi nga bagong gawa lang yung YouTube channel na ito kasi diba kakasimula lang natin ulit. So yes, Sheila Aquino, namamalat talaga siya. Nakita niyo naman siguro sa vlog number 2 na parang pinakita ko din diba na may feeling na nangyayari sa pagmumukha ko nung mga oras or ng mga panahon na yon. And like I said sa video na to kani-kanina lang na it will still depend on your skin type. Kasi sa case ko, parang medyo oily konti and medyo dry din siya. So, parang combination siya. So, para sa akin, namalat siya in just 2 days talaga, promise. And kasi may kasama kami dito sa bahay and na-prove ko talaga na may set ng rejuvenating na talagang hindi e-epekto kung super oily yung skin type mo. Like I said, sa kasama namin dito sa bahay na super oily talaga ng skin niya, guys. Walang halong biro and super dami ng pimples niya. So, sabi ko, or sabi namin ni ate, parati kaming nagsasuggest sa kanya na why not subukan niyang mag-Skin Magical para malaman natin kung i-effect ba sa kanya dahil marami na siyang nasubukang rejuvenating set and walang epekto yun sa kanya. So, nagtaka ako. Bakit hindi umi-epekto yung rejuvenating set na binili niya dati while sa akin umi-epekto naman? So, ayun, nagsuggest kami ng Skin Magical and yung pinili ko sa kanya, kasi nagpabili siya sa akin, yung pinili ko is set number 3 ni Skin Magical. So, super tapang na nung set na iyon, di ba? Sabi ko kanina. So, ayun. Nung kinamusta ko siya, sabi niya nag-peeling yung mukha niya. So, nasabi kong super tapang talaga ng set number 3 ni Skin Magical. So, sabi ko, dapat ipagpatuloy mo yan kasi sobrang unti-unti nawawala-wala na yung pimples niya. So, ayun. Sheila, sana nasagot ko yung question mo. And of course, Jetshi Sereno and Glad Salazar, maganda yan, bilis makawala ng pimples. Super true talaga, as in napatunayan ko na yon sa akin. Like in 1 week, yung mga pimples ko dati dito at saka dito, siguro hindi siya aabot ng isang linggo nawawala na siya. Ang ginagawa ko katulad nung sinabi ko sa last vlog ko, binabasa ko yung cotton at saka parang binababad. Hindi sa binababad kasi yung cotton ginaganon ko siya sa, pinapatch ko siya sa pimple ko mismo. And either patatagalin ko siya hanggang sa makafeel ako ng pain or ng half day. Pag nafeel ko yung half day, saka ko siya tatanggalin. So parang feeling ko kasi kapag huma-half day yung pimples ko na nilagyan ko ng cotton na may toner, ay parang mabilis siyang mag-dry up.
Which is, totoo din naman dahil nag-dry up siya at kinabukasan, nagsimula na siya mag-dry and pagka kinabukasan ulit, nawala na siya hanggang sa scars na lang. And hanggang sa nawala yung scars. So, ganong cycle lang yung gagawin nyo if ever na gusto nyo gumamit ng Skin Magical or ng other rejuvenating set. Okay, so medyo off topic na to, no, kasi binasa ko na yung mga comments sa last vlog ko. So ayun guys, I guess that's all for this vlog. So I guess that's all for this vlog. Sana nagustuhan niyo yung munting update natin at yung munting product review na walang halong kaplastikan. Honest tayo dito, di ba? So ayun, thank you so much for watching and please do not forget to hit the thumbs up button, click the subscribe button below, and click the notification bell for more updates and more upcoming videos. Kasama sila Ate Shy at Faith. So see you all on my next vlog. Bye!